pinaka main purpose? Ano yung pinaka puntos o nais ihayuwatin ng Panginoon? Kasi hindi lang ito usapin kay Felipe. Para sa atin din ang mga mananampalataya. Sa panahon natin ngayon, hindi nga rin natin, hindi nga lang natin nakita ang Panginoon, pero yung dinanas ni Felipe, dinanas natin ng madalas. At ito rin yung tanong sa atin ng Panginoon. Di ba madalas na sinasabi natin, naku, paano sasapat? Di ba sabi natin eh? Ano natin? Palitan natin tong ano, ganito, ganyan. Magkano budget, ganito? Ay, paano sasapat? Sa euro pa lang, magkano na isa? Isa. O, di ba? Parang nasubok lagi ng gano'ng ano natin. Nasubok lagi yung gano'ng pananampalataya natin. Sabihin na ako, no? Wala. Parang gusto lang kayawati ko dyan is ano, magtiwala ko. Kasi doon pa kay Felipe kasama niya ng Panginoon, wala siyang tiwala. Nandun yung, nandun sa kanya yung ano, pag-alimlangan na ano, paano ako makakuha na ano, ng ganitong ano, pagkain, para pa kanya sa karamihan. Eh, sa ano po natin, dito po sa atin, is hindi nga natin, hindi nga natin kasama ang Panginoon. Kaya nga, lalo tayong ano, nag-alimlangan na ano, na, Opo, ganun. So, anong pinaka ano sa gusto? Hindi, revelation nyo dun sa buong... Hindi, ano po, magtiwala po. Yan, sis, boom lang. Pagpapakain. Ako. Ayun. Yan, sa senaryo na yon, andyan ang Panginoong Jesus doon sa... tayo si Felipe na pagsabihan. Sabi niya dito, sinabi niya yun upang sumukin si Felipe. Upang sumukin, di ba? Sinabi niya yun upang sumukin si Felipe. Alam niya na ang kanya gagawin. Baga tayo, kung tayo si Felipe sa panahon na yun, andyan ang Panginoon. So, ano, bilang isang tao, kumbaga yung natural ng pagiging tao, ang unang magbabag doon is yung pag-aalala. Kasi yun yung realidad sa pag-aalala. Pero sabi nga ng Panginoon doon sa Matthew chapter 6, chapter 6, verse 29, chapter 3, dapat tayong manalig sa kanya. Sabi niya, kasi hindi naman niya binubutong ang nananalig sa kanya. So, ang dapat gagawin, magiging attitude natin bilang isang mananampalataya sa panahon na alam natin na hindi natin iisipin yun, kung talaga, dapat talagang manalig sa Panginoon. Sa Diyos tayo lalapit at humingi ng tulong. Kasi hindi naman natin kayang gawin yung sitwasyon na hindi mo naman kaya sa sarili mo, kundi kailangan mo talaga ng Panginoon. So, sa kanya ka lumapit para at manalig sa magagawa ng Panginoon. Kasi kung sa sarili mo, hindi mo magagawa yun. dumadanas tayo ng problema. So, ayun yung test sa atin. Kaya ano naman, kay Pilipi naman, is yung sa kung paano pagkakasyahin yung limang tinapay tapos yung dalawang isda. So, sa kanya, ganun yung ano yung, kumbaga, ayun yung ginamit sa kanya na ano, na test. Kasi sinusubok nga siya, di ba? And tayo naman, ang ating ginamit is ang yung parang manasakot ng isda yun. Sinusubok din yung faith natin by using problem. Sa pamagitan ng mga problema, gaan dinadanas, inaalan natin ang sa pamagitan ng paano ng mga problema, dyan
yung dinitest kung gano'n nga ba katatag yung pananampalataya natin. Di ba nga sabi dun sa, ano, hindi ko alam pa kung anong verse yun eh, pero ang sabi dun, ano yung saan ko ba yung pastor yung about sa word ng pag-asa? Parang, ay, binabakit ko yung pakaraan. Yung sabi ko na, ano, yun. Ano ulit yun? So pagka ano, parang ano lang, pagka sa atin na pagka ano na tayo, parang ano na talaga yung utak natin, parang hindi na natin alam kung ano yung pagiging solusyon. Sa Lord talaga tayo lalapit eh. Tayong mga walang pag-asa, si Lord lang talaga yung pag-asa natin. So, ibig sabihin para ano ito siya, sa mamagitan ng ano, problema, doon tinitest yung pain natin kung gano'n nga ba katatag yung pananampalataya natin. Parang, ayun, medyo puto na pa. Okay. Ayun. Ayun. Ang pananampalataya talaga dapat, ano eh, no? Tandaan natin ang mga alagad, kahit saan ang Panginoon, kabuntot sila. Pero may mga time na gusto talagang matiyak at marinig ng Panginoon paano ang mga alagad umarap kapag ganoon na ang sitwasyon. So, hindi lang siya Panginoon para tingnan niyo lang ako, itong isda na ito, gawin ko itong ganito karami. Parang hindi ang Panginoon ganun eh. Lagi niyang kinoconsider muna ang mga alagad. Paano kaya? Kinukuha niya yung opinion natin. Bakit kailangan niyang kuhanin yung opinion natin? Kasi, realidad talaga sa buhay, tayo yung nag-iisip eh. Tayo yung pahanap ng solusyon. Ang tanong, ang solusyon na ito, accurate ba sa kalooban ng Diyos? So, dapat, ano tayo? Dapat, nakikita natin kaagad, sino ka? Sino ang Panginoon? Yung solusyon mo, bahagi ba sa kalooban ng Diyos? O solusyon lang natin? So, laging kinukuha ng Panginoon yung opinion natin. Kasi, hindi siya mahusay na master kung lahat ng pangangailangan natin, ibagsak lang niya sa harapan natin. Parang tinuturuan tayo maging tamad noon. Hindi na tayo, wala ka nang alaala eh, pagka ano, ganito lahat, isusupply ka agad ng Panginoon. At hindi tayo binibigyan ng challenge. At paano tayo binigyan ng pag-iisip na magawa natin ng tama at ang pagpapasya nito, lalo't higit. Gusto ko lang ba ito o siya rin naman ang gusto ng Diyos? Kalooban ng Panginoon. Kasi hindi lahat ng mabuting akala natin, siya yung mabuti na parang sa kalooban ng Diyos at siya rin yung gusto ng Diyos ba para sa atin. Hindi lahat ganun. Pwedeng mabuti sa tingin natin pero hindi yun ang mabuti o nakakabuti para sa atin. Next. Ay, meron pa pala. Parutong lang din nila yung aking sasabihin. Sa akin, ito din yung sa 6-8 kasi ano eh, tinuturoan kasi ng Panginoon, ayun nga, hiningi yung opinion ni Felipe para malaman ng Panginoon kung ano yung opinion niya sa ganong sitwasyon at ano yung gagawin niya rin sa ganong sitwasyon. Sa atin bilang mga Kristiyano, syempre hindi naman natin literal nakakasama ang Panginoon, nakikita, no? Para sa akin is bilang mga Kristiyano, tinuturuan din tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng sa mga binibigyan tayo ng mga pagsubok ng Panginoon upang matuto tayo at makita ng Panginoon kung paano tayo tatayo o paano natin ihahandle ang isang sitwasyon o isang pagsubok na binigay ng Lord sa atin. Bilang mga Kristiyano, sa mga ganong mga sitwasyon,
dapat ano ipinagkakatiwala natin sa Panginoon, ayun. And then yung sa mga bagay na ayun, 'di ba, ginagamit sa atin kasagaran ni yung mga pangangailangan natin. Kasi minsan kahit mga Kristiyano, parang nagiging priority natin is yung ating mga pangangailangan, di ba? O mas inuuna natin kasi ito yung pangangailangan. Halimbawa, yung sa pagkain natin, kailangan natin ng pera kasi kailangan natin ng pagkain. Pero hindi ba natin subay doon sa ano, subay, Tagalog ba yung subay? Base doon sa binasa natin na makikita natin na ang Panginoon kaya talaga niyang gumawa ng himala. Well, bakit naman, ano pa kaya sa ngayon, di ba, na hindi niya kayang ipagkaloob o binigay sa atin yung ating mga pangangailangan? Kung tayo bilang mga Kristiyano, napag-alab natin yung ating pananampalataya para mabuksan natin yung ating spiritual, sabi pa ni Pastor, na tenga natin is kung hindi natin yung bubuksan, hindi natin maririnig yung sinasabi ng Panginoon sa atin na mga dapat natin gawin. Kasi ang Panginoon, palagi naman talaga natin kasama. Pero paano natin malalaman na kasama natin siya kung ang ating spiritual na paningin at saka pang pandinig, hindi natin binubuksan? Paano nga naman natin masasabi na kasama natin ang Diyos, di ba? Na tinutulungan niya tayo at may nagagawa siya sa buhay natin. Pero kung pag-aalabin natin ang ating pananampalataya, mabubuksan natin ang ating spiritual na paningin, makikita natin kung ano yung mga himala na ginagawa ng Panginoon sa atin. At yung spiritual na pandinig natin, maririnig natin kung ano yung mga nais ng Panginoon na tinuturo niya na gawin natin. Kasi minsan kasi tayo, kahit Kristiyano, yung iba kasi nananangan pa sa sariling karunungan. Oo, kung tutusin, hindi dapat ganun. Kasi dapat ang lahat ng bagay, mahirap man yan, sitwasyon, dapat lahat ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon lamang naman talaga ang siyang may kakayanan na gumawa ng lahat ng hindi natin kayang gawin bilang mga nilikha niya, di ba? O, yun lamang yun sa akin. Gusto makita lang din sa ano yan, sa pagkakataon na yung ma-recognize niya, no? Si Felipe. Sa pagkakataon niya si Jesus as a Lord, Panginoon. Kasi naalala ko yung time na dinala sila ng Panginoon siya sa may sumakay sila ng pangka, may lawa. Tapos nung habang natutulog, sabi pinapagyo sila. Sabi ng mga alagad doon, hindi ka magigising, mamamatay na kami. Pero sabi ng Panginoon doon, asan yung pananampalataya? Kasama dyan ako. Parang ganyan. Napakalit ng yung pananampalataya. Yun lang, parang ang inaano ng Lord sa ganung sitwasyon, yun, ma-recognize siya as a Lord. Makilala, yun, kasi, ayun yung ano eh, minsan, ayun nga, sabi nga natin, yung naano natin, si Lord, hindi natin siya ma-recognize as a Lord hanggat masarap yung buhay mo eh. Hanggat kumakain ka ng 3 beses sa isang araw, hanggat wala kang sakit, hanggat wala kang problema, si Lord, hindi mo mararamdaman yun eh. Pero yung kapag dumating na tayo sa time na gano'n, yung dumating tayo sa bagyo, sa kagutuman, so, na tulad nga nun, nung dumating tayo gano'n eh, pinupunta talaga tayo ng Lord dun eh. Hindi aksidente yan, hindi nagkataon kung bakit talaga tayo nagkakaroon ng problema. Kung bakit pati isang araw pupunta kung may pinapukasan, may sakit, yan daw. Talagang pinupunta tayo talaga ng Lord sa destination na yan. Kasi may gusto siyang patunayan sa iyo. Sa pagkakataon na yan, titignan niya, kung sa pagkakataon na yan, mare-recognize mo pa siya as a Lord. Diba kasi minsan tulad nga niyan, ang sabi nga ni Jesus kay Felipe, tinignan niya to, sinabi niya to, upang subukin at tignan yung gagawin ni Felipe.